si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na katayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nitong bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Ako po si Father Jack Arada ng Archdiocese ng Maynila. Bago daw ilagay ng Diyos ang kaluluwa ng tao sa kanyang katawan nung nilikha ng Diyos ang tao, ayon po sa tradisyon, hinalikan muna ito ng Diyos. Ito daw po yung karanasan natin ng unang halik, the experience of the first kiss, the experience of the primordial kiss. Kaya nga buong buhay daw po natin, hahanap-hanapin natin itong karanasan ng unang halik ng Diyos. Kasi hindi mapapantayan ito ng kahit na anong relasyon, kahit na anong material na bagay, kahit na anong masayang karanasan, hindi mapapantayan yung kakaibang karanasan, the unconditional love that was experienced in that first kiss.
At ito po sana dapat ang pinakamalalim nating kagustuhan sa buhay. This must be our deepest desire. This must be our deepest longing. Ang pinakamalalim sana po nating hangarin ay ang makita ang Diyos. Ang makapiling ang Diyos. Alam po natin yung kwento ni Zaccheo. Ninais niyang makita ang Diyos. May mga balakid, pero pinagkalooban siya ng biyaya na makita si Jesus. Makita si Jesus. At ito rin po yung mabuting balita ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mga alagad, yung mga babaeng alagad, sinasabi nila, "We have seen the Lord. We have seen the Lord." Ito po sana yung pinakamalalim nating kagustuhan sa buhay. Yung makita ang Panginoon, yung maranasan at makatagpo ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, narinig po natin yung kahilingan ni Felipe. Sabi niya, "Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan po kami. Show us the Father, and this is all that we want." Minsan raw po ay sinabi ni San Agustin sa kanyang homilya, "Papipiliin ko kayo. Ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Yung kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, pero may kapalit ito. Hindi mo makikita ang mukha ng Diyos. You will not see the face of God." Napakalungkot naman po nito. Hindi natin makikita ang mukha ng Diyos. Ang pinakamalalim dapat nating hangarin ay ang makita at makapiling ang Diyos. Kaya nga si San Agustin, sabi niya, "Ang puso ko ay balisa hanggat hindi umuuwi sa iyo. My heart is restless until it rests in you, my God." Sa lumang tipan po, hindi naman nakikita ng tao ang mukha ng Diyos. Kapag haharap sa Diyos, kailangang magtakip ng mukha. Kailangang magtakip ng mukha at mata si Moises dahil sa nakakasilaw na kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nga nila mabaybay, hindi nila mabigkas ang pangalan ni Yahweh sapagkat dakilang dakila ang pangalang ito. Si Moises, kailangan pa niyang maghubad ng panyapak sa banal na lugar kung saan makikipagtagpo siya sa Diyos. At ano yung sinabi ni Jesus kay Felipe nung hinihiling niya na makita niya ang Ama, na makita niya ang Diyos? Sabi ni Jesus, "Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Whoever has seen me has seen the Father." Makikita po natin ito sa buong buhay ni Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pagkamatay, sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita niya sa atin ang Diyos. Ipinaramdam niya sa atin ang Diyos. Naging karanasan natin ang Diyos dahil kay Jesus. He showed us and He let us experience who God is and what it means to be God. Ipinakita ni Jesus nang nagpagaling siya ng mga may sakit, nang naglaan siya ng panahon sa mga nangangailangan, nang nag-alay siya ng buhay para sa atin, hindi pala malayo ang Diyos sa karanasan at kasaysayan ng kanyang bayan, na may pakialam ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At mahalaga po ito. Mahalaga pong huminto tayo at atin pong yakapin itong katotohanan ito. Ibig sabihin, yung Diyos na kausap natin sa dasal, pinakikinggan tayo, hindi manhid, hindi bingi, nakikinig at tinatalaban ng ating mga panalangin. Mabuti na lang din po ang Diyos na huhukom sa atin sa dulo ng buhay natin, Diyos na puno ng awa at pag-ibig, kung papaano siyang ipinakilala ni Jesus. Kumakalinga sa mga may sakit, nagmamahal sa mga dukha, kumakalinga sa mga isinasantabi ng lipunan. Mula sa simula hanggang sa dulo ng kanyang buhay,
namuhay na maliit kasama ng mga maliliit. Nagpapatuloy po yung hiling ni Felipe na makita ang Diyos. Lalo na yung mga taong pakiramdam nila pinabayaan na sina ng Diyos. Dahil tayo rin mga anak ng Diyos, nilikha tayong kamukha ng Diyos, pananagutan nating ipakita ang mukha ng Diyos, ipadama ang kabutihan ng Diyos. Noon pong batang pari ako, tinawag po ako para magsikol. Dinalaw po namin si Lola Lydia. Si Lola Lydia po ay may diabetes, kaya po ang labo-labo na ng kanyang mata. Hindi niya na makita yung mga dumadalaw sa kanya, yung mga kausap niya. Kaya para makilala niya kung sino yung kausap niya, yung hahaplusin niya yung mukha. Hahaplusin niya yung mukha para makilala niya kung sino yung kausap niya. Pagdating ko dun sa bahay ni Lola Lydia, hindi ko makakalimutan yung umagang yon. Kumakain siya ng almusal. Tinapa, itlog, sinasawsaw sa sukat bawang, may sinangag. Sarap na sarap kumain si Lola Lydia. Pag upo ko sa harapan niya, nagulat yata siya, hindi na nakapaghugas ng kamay, naku po, sinimulan niya ng hawakan yung pisngi ko. Punong-puno ako ng tinapa, itlog, sinangag. Amoy suka yung mukha ko. Paulit-ulit niyang hinaplos hanggang makilala niya si Father pala yung kaharap niya. Pero pagkatapos niyang haplusin yung mukha ko, pinisil niya naman yung kamay ko. At sabi niya sa akin, mga kamay ni Jesus. Mga kamay ni Jesus. Salamat sa Diyos, tayong mga anak niya, tayong nilikhang kawangis niya, may kakayahang ipadama ang kabutihan ng Diyos. Maraming naghahanap sa Diyos. Maraming nais na marinig ang tinig ng Diyos. At binigyan tayo ng biyaya na maging puso, maging kamay, maging paa, maging karanasan ng Diyos para sa mga naghahanap sa Kanya. Paano natin ipapakita at ipapadama ang kabutihan ng Diyos? Babalikan lang natin ang kwento ni Jesus. Tutularan natin si Jesus. Tayo yung magiging kamay, paa, puso ni Jesus sa mundo nating naghahanap sa Diyos. Hindi lang natin siya makikilala sa pagpapagaling niya sa mga may sakit, sa paglalaan niya ng panahon sa mga nangangailangan, sa pag-aalay niya ng buhay para sa atin. Huwag lang natin siyang kilalanin. Ipakita natin si Jesus. Ipadama natin si Jesus. Naway tayo ang maging karanasan ni Jesus. Karanasan ng kapwa nating makatagpo si Jesus. Kaya po mahalaga sa panalangin, titigan natin si Jesus. Kapag tinitigan daw natin si Jesus, papanibaguhin tayo ni Jesus. Mabababad tayo kay Jesus. At mananatili yung alaala ni Jesus sa ating gunita at sa ating puso. Kaya nga sa susunod na makisalamuha tayo, lalo na sa mga duka, makikita natin si Jesus sa kanila. At salamat sa Diyos, sana makita din nila si Jesus sa atin. Sana, pagkatapos nating manalangin, pagkatapos nating mababad kay Jesus, pagkatapos nating sabihin, I have seen the Lord, ang sino mang makasalamuha natin, sabihin din niya, I have seen the Lord in you. I have seen the Lord in you. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.